distress, I called upon the Lord and cried to my God. And He did hear my voice out of His temple, and my cry did enter into His ears. Lagpas po tayo dito sa 29. 30. Ready? Go. For by Thee I have run through a troop, but my God have my leap over a wall. As for God, His way is perfect, the word of the Lord is tried. He is doctor to them that trust in Him. For who is God, save the Lord? And who is a rock, save our God. Let's pray. Maraming salamat sa mga salita ng Panginoon. Ang muli, kayo po'y ma-challenge dito, Lord. Maututo. Ma-inspire, Panginoon. We pray na kayo po'y magagabay sa amin. Maraming salamat sa pag-upay kahapon. But we pray for more, Lord. Sa aming local church, Lord, na kayo po'y will do great things for you, Lord. Sa aming later camp, sa Diadem family, kayo din pong mag-establish, Lord, na settle po, Lord, yung dapat gawin, mga schedule, Panginoon, mga host, mga gagawin po, Lord, sa pagpalain din kami doon sa whole family of Diadem. Yan po, Lord, ay touch namin ang napapatating topic, Lord, na paano magitiwala sa inyo. So, we pray na kayo po pagpalain ito, Lord, ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Okay, so title of this sermon is In God Will I Trust. Okay, In God Will I Trust. So marami po tayong medyo mahaba po to. Ngayon pong umaga ay survey lang natin yung buong chapter kasi mabigat, mabigat yung message. Okay? Hello, yan. So sinong alam mo, anong ibig sabihin ng trust? Tiwala. Tiwala, anong ibig sabihin nun? Okay, sabi sa dictionary, yung mga tama, isakto sa ating context, sabi dito, have confidence or faith in, okay? Have confidence, sabi, may tiwala ka, alam ko, kaya niyang gawin yan, okay? Or faith in, okay, naniniwala ako sa kanya, kaya niyang gawin yung ginawa niya, naniniwala ako totoo yung sinasabi niya. Kaya sabi dito, allow without fear. Pag sinabing nagtitiwala ka, hindi ka takot na, nagpautang ka or something, ang usapan nyo, babayaran ka. Hindi mo iniisip na later baka mawala na 'yon. Okay, o kaya mga anak mo pinagkatiwala mo sa kapatid niya. Ngayon siya na pinagkatiwala kay Stephen. Oh, ikaw magbit-bit nito ha. So wala kang takot na mabuuntog 'yan, malalaglag 'yan kasi may tiwala ka. 'Di ba? So allow without fear. Pwede din sabi dito, be confident about something. Pag sinabing confident, alam mo na walang mapapahamak, okay? Confidence, sabihin, meron kang tiwala nga. Ganun din yun eh. Medyo interchangeable yan, di ba? About something. Pwede rin certainty based on a past experience. So, bakit mo nasabing, hindi papabayaan ni Stephen si Shana? Kasi alam ko na yun, araw-araw, iniiwanan ko yun sa kanya, di ba? Hindi naman nauntog. Okay? Itiwala ko ba kay, tiwala ko ba yung sinong politician yan? Okay? Hindi tayo mapapahamak. Okay? Then sabi dito, the trait of believing in the honesty and reliability of others. So, mapasok yung mga keywords natin dito eh. Sabi dito, believing in the honesty. Ano ba yung honesty? Maraming alam mo, matalino siya, pero ang tanong, honest ba siya about that? About, kumari, public servant nga yan. Kaya ako nga, Stephen. O sige, ito yung bumili ka ng itlog. Hindi ko alam kung magkano na ngayon yan. Okay, nagtitipid tayo. Kaya bibigyan ka ng pera. O ito, nagtitiwala ako sa'yo. Hindi mo na nakawin yan. Mga ganun. Okay? So, kailan lang. Dami nang binili sa Lazada eh. Kasi nagkakaroon na ako ng tiwala eh. This message is brought to you in part by Lazada. So, ganda eh. So, yung mga, nakikita ko yung mga product nila, kahit mura. Diba, wala na, tiwala na lang. Kasi na-experience ko, wala naman, bihira naman yung, actually, wala akong, mayroong iba talagang sobrang papangit din, pero iba okay. Katulad itong mic na nagamit natin ngayon, alam nyo, magkano lang to. Kasi nga, naiintindihan ko, nagmamas-produce sila nito, eh. Bakit naman nila bebenta ng mahal?
Hindi naman sila nag-display sa mall. Alam ko na yan, bili agad ako ng tatlo. Para pag nagawang dulit yung... Kung magkakano lang to, eh, parang nasa 50 pesos lang. Okay? Tapos yung binili kong mga brief. Eh sabi, ano eh, mura na eh. 50 pesos na lang. Ako, anong 50 pesos, boxer short? Eh, sige, bili na ako sa past experience ko. Diba, hindi mo sila magbenta ng bandang huli, ayawan sila ng customer. Kasi, alam mo na, may past experience ka na maganda, anong nangyari? Magtitiwala ka na. Kaya ngayon, pag bili ko, okay naman. Bench pa pala yun, pero feeling ko, hindi, ano, rig. Pero maayos eh. Para sila palengke. Yan. So, ano pa, ang titiwala, ganun din, yung filter natin. Sa mall, nasa 5,000. Okay, may filter tayo dyan, ha, pag ano. 1,000. So, doon sa kanya, 1,800 lang. Hira, dahil nang bibili sa Lazada. Pareho-pareho lang, may libre pang isang filter. So, yung sabihin, pag may tiwala ka sa isang tao, ginawa niya yung maayos, maayos, maayos. Ah, next time, maayos ulit. Okay? So, sa Diyos, na ganun eh. And then, last is, complete confidence in a person or plan. So, medyo inulit lang kanina, pero ngayon, complete confidence, nagtitiwala ako. Maayos tong taong to, yung plano na to. Okay, may plano tayo, di ba? Yung iba dyan, dahil confident na sila. May mga kilala akong ganun, nakakuha sila ng lupa, bahay dyan. Mura pa, kasi wala pa, hindi pa nakatayo. Pero pre-selling, di ba? Yung sabing pre-selling. Hindi naman tayo tatakbuhan ito sana. O. Nagbigay na sila. Pag after how many years, ang dami ng tao dun. Okay? So, tayo din. Dahil wala tayo masyadong pera dati, nagtiwala tayo, magkakaroon tayo. Yan, dumating naman to, di ba? So, pag nagtitiwala ka daw, ano yung mga keyword dito? Confidence, faith, confidence ulit, without fear, okay? Certainty, pag sinabing certainty, sigurado. At past experience, nakita mo na, maayos, and therefore, inaasahan mo later is maayos din. Then, believing in honesty and reliability. Pag sinabing reliable, maaasahan. Kaya niya yan, okay? And ganun din yung ito, confidence. So ngayon itong ating ano, isi-survey lang muna natin this morning to. Dahil napakaganda nito, itong sabi sa verse 1. Kailan ano nangyari daw dito? Ito yung kanyang kanta, actually kanta to. No? Kaya maganda to eh. So sinummarize ni David yung mga na-experience sa Diyos, bakit siya nagtitiwala sa Diyos. Ito daw ay, kung alam niyo yung kwento, kung hindi, ano nangyari kay David? Marami, before, parang katandaan niya, siya ay bago maging hari, siya ay ilang beses gusto ng patay ni Saul, di ba? Naibuisit sa kanya kasi nga itong mga ano, loko-loko rin eh. Mga singers, di ba? Ayan, di ba? So may kwenta, may kantang nauso. Kasi dahil ang galing ni Saul, siya ang hari eh. Eh medyo magaling din para si David. Exaggeration naman siguro, 1,000 yung napatay ni ano, 10,000 kay David. Pero yung mga ganyan, minsan, sa showbiz, ganyan din eh. Exaggeration kasi yung mga tao, ganun eh. Pag sila'y naitataas, yan. Kaso naitaas si Saul, galing ni Saul. Kaso mas magaling si David. So, mali si Saul doon ha. Kasi dapat pinabayaan siya naman ang hari. Pero dahil siya'y nainggit, tsaka yung time na yun, nireject na siya ng Diyos. At si David ay in-anoint na daw, hindi naman nahayag yun sa iba. So, nainggit si Saul. So, ngayon, gusto siyang patayin, ilang beses siya tumakas, na, alam niyo kwento, nung binabasa niyo na yun, tinulungan siya ni Jonathan, tinulungan siya ng mga men niya, paikot-ikot sila, nagkaroon ng muntikan silang mapatay, pero nakakatakas sila eh. So, hindi nila pinatay si Saul ilang beses, dalawang beses pwede niyang patay si Saul. So, imagine nyo yung anong yun, patakot, pagtago-tago siya, wala naman yung kasalanan, di ba? Pero, after nun, anong nangyari? So, dumating yung panahon na namatay na si Saul. Okay? At hindi yung si David na pumatay, pinamatay siya sa isang gera. Pakamatay siya dahil natalo sila, si Jonathan na pasama rin. Okay, so, yun ang nangyari. At nagkaroon nun, anong nangyari nun? So, syempre, nagkaroon ng kapahingahan si David, siya in-anoint na king. Kasi siya naman talaga yung general nila eh. Ni, ano. So siya yung ginagalang. Siya ngayon yung ginawang hari.
At dahil doon, nagkaroon siya ng kapahingahan. At parang nag-reminis si David. Ito yung mga nangyari sa akin. Ang dami kong pinanggalingan. Para akong ano, para ako dito. Ano, hindi pa tapos yung kay, ano, ha, kay Adonijah. Absalom. Pero ito yung kinanta niya. Okay, tingnan natin yung mga kanyang lyrics at i-relate natin sa ating sariling buhay. Ngayon, yung mga bata, hindi nyo pa alam yan. Pero maganda, alam nyo na yung aasahan nyo sa buhay nyo. Sakaling dating sa inyo yung mga pagkakataon na parang wala kayong na-oppress kayo, di ba? Wala kayong pag-asa. Kala nyo lang yun. Magtitiwala kayo sa Diyos ay siya ang sabi dito, deliver. Sabi dito, and he said, the Lord is my rock and my fortress and my deliver. Sa tatlong bagay daw, ang Panginoon ng kanyang rock. Ano yung rock? So, natake lang natin yung lang sa Bible. Ano yung rock? Hindi nasisira. Hindi nasisira. Yan ay malaking bloke ng bato. Sa atin kasi rock, rock lang, ganyan eh. Pero sa kanila, definition na ng ganyan, yung kaya mong buhatin ay stone. Okay? Yung mga rock, dyan nilalagay yung city, dyan nilalagay yung bahay. So ano yan? Bedrock yan sa atin. Pwede natin ganun. Especially yung mga mountain, tawag nila dyan, rock. Kasi nga, nakikita naman, di ba? Pag tinignan nyo sa ano, buong napakalaking bloke, puro bato. Okay, anong sabihin ngayon ng pag sinabi ang Panginoon ng aking ano nakalagay sa Tagalog dyan? Bato lang ba? Ano yung Tagalog? Ang Panginoon ng aking malaking bato, di ba? So, okay, di ba? Kasi alam nila, hindi lang pwedeng bato, malaking bato, okay? At ang aking katibayan. Katibayan. So sa ano yung fortress? Pag sinabing fortress, yan ay pag sinabing fort, tama yung parang tibay eh. Pag sinabing fortress, yan ay ano yung fortress? Dakilan natin yan ah. Temple. Parang temple, parang castle. Parang isang fortified. Pag sinabing fortified place, yun ay laban sa ano, sa kaman, may kalaban. Hindi sila basta-basta, kahit isang daan sila, lima lang kayo, eh may mga wall, may panira kayo, may pang-depensa kayo dyan, di ba? Pag sinabi fortress, ganun. Daan nyo na yun, ha? May fortress, dalas siyang dito eh. May kanta pa si Luther dyan, di ba? A mighty fortress is our God. Di ba? Ibig sabihin, pag nasa fortress ka, sampu lang kayo, yung kalaban nyo, 200, ano, kaya ba kayong basta-basta sakupin? Eh sila, kahit ang dami nila, hindi, tirahin na lang sila. Okay? Unless mayroon din mga katapog, no? Pero yung sinasabi dito, siya yung bato mo, siya yung fortress mo, ibig sabihin, ano yung deliverer? Tagapagligtas. Pag andun ka sa fortress, pag andun ka sa rock, mas mataas ka, hindi ka basta-basta magagapi, hindi ka basta-basta matatalo, hindi ka basta-basta mapatay, hindi ka basta-basta ma pinagbabalaan ka ng masama, hindi ka maka hindi niya magawa, di ba? Kasi ang sa Diyos ka nagtitiwala. Nakuha niyo yun? Okay, mamaya, pabaulit-ulit naman ito. Sabi doon, the God of my rock, in Him will I trust. He is my shield and the horn of my salvation, my tower and my refuge, my Savior. Thou savest me from violence. So nakikita na natin ito. Si David, sa panahon nila, naggalit sa kanyang hari. So ano pwede mangyari sa'yo? Talaga mapapatay ka, magugulpi, makukulong. Kasi sabi niya dito, ang Diyos ang kanyang rock. Ano dahil ang Diyos ang kanyang rock? Ang sabi, magtitiwala ako sa kanya. Yun ang dapat natin gawin. Kung tayo ay Kristiyano, tayo ay ligtas, niligtas niya ngayong kaluluwa natin, hindi na tayo insecure, katulad ng iba, ano mangyayari sa'yo pag namatay ka anytime? Eh, papatayin daw ako. Ginagawa ko yung kalooban nila, papatayin daw ako. Kasi makagaling. Ay, ba't ka matakot? Pag na pinatay ka sa paglilingkod sa Diyos, di yan laki ng reward mo. Di ba? Kahit dito, kahit sa bansa natin, bakit may mga medal-medal pa yan? Mas may, di ba, honorary sa pamilya niya, namatay ka sa gera. Ba't binibigyan ng pera yung, ano, advance, yung mga pamilya? Di ba? Kasi ino-honor, ang tapang nitong taong to. Biruin mo, salit na tayong mapatay doon, siya na lang. Hero siya. Okay? So, ganun din yun. Sabi dito,
He is my shield and the horn of my salvation. Ano yung horn? Yung madalas hindi maintindihan iba, no? Pero kung binabasa mo yung horn pa ulit-ulit yan sa Daniel, ano yung horn? So nga, di ba? Yung nakikita nyo sa temple, ang daming horn. Meron sa altar, meron sa altar of incense. Ano ba yan? Ano bang sinisimbola ng horn? Sa Daniel, di ba, panay yung hari, kinukumpara sa horn. Ba't anong isabi ng horn? Sino ba may horn? Sungay. Sino may horn? Nakikita, especially nila, kasi sa tayo sa city. Pero sila mga nasa probinsya, sino may mga horn? Pag nanonood ka ng ano, yan, yung mga hayop na may horn. So, ano yung horn? Anong pinoproject niya? Tapang or power, di ba? Mas malaki yung sungay mo, nakakatakot yan, yung mga hayop na gano'n. Alam nila, pag natusok sila nun, di ba? Patay sila. Pag mas malaki yung horn, pag nabali na yan, wala na to. Okay? So, pag sinasabi ng ganito, nang sa Bible ngayon, figurative siya, and my horn of my salvation, ibig sabihin ito yung confidence mo. Ang Diyos ang magliligtas sa'yo. Di ba? Yung mga, ano mong kakayanan ng, ano, ng Diyos, napakalaki. Kaya both defense and offense, di ba? Shield is for defense, horn is for offense. My high tower, ano yung high tower? Ano yung tower? Ano pong gamit ng tore? Okay, pwedeng makita, pero actually parang fortress din. Pag sinabi high tower nga, ibig sabihin hindi ka maaabot eh, may pana sila. Gano'n naman kadali. Ang hirap pumana pataas. Okay, so pag nasa taas ka, parang ikaw yung konting ganyan mo lang, di ba? So, advantage. Ibig sabihin na nasa advantage ka pag nasa tower ka. Okay, parang kaninang fortress. May advantage ka, madali kang makapatay, sila naman, hirap sa'yo patayin ka. Okay, nakikita niyo yung picture ngayon, pang Diyos daw, pagkasama mo ang Diyos, para kang ano, hindi ka madaling masila. Okay? Kaya sabi dito, sa kanya ako magtitiwala. Okay? And my refuge, ganun din. Pag refuge naman, ano yung refuge? Ha? Doon ka pumupunta pag ikaw ay medyo may problema or medyo nasugatan ka. Saan ka pupunta? O syempre, doon sa part ng fortress, ng castle, kung sa man yan, hindi ka na makalaban eh. So, nabagoy mo, medyo pahinga ka muna, papagaling ka muna. Okay, my savior, ganun din. Eh, kung nasa field ka, ano yung gano'n, oh. Tapos, merong nag-catch sa'yo ngayon. Sidakay ka sa kabayo. Tapos, oh, save ka ngayon sa gera, ganun din. Lumaban ka, kaso nasugatan ka. Kung matino yung kasama mo, hindi ka basta-basta iiwan. Oh, nagawin sa'yo, rescue. Okay? Save. Ganun ang Diyos. So, minsan, darating sa panahon, mga bata kayo, sa amin, may pagkakataon na wala ka nang magawa, okay? Ang Diyos ang magliligtas sa'yo. Kaya dapat magdala kayo ng jacket, eh. Ay, kayong, mga kayong ano dyan, eh. Okay? Thou savest me from violence. Ano ba yung violence? Gusto niyo ba yung violence? May mga tao gusto yung violence eh. Bakit? Violente. Mga loko-loko yun. Pero actually, ito kami mga bata, minsan, lalo lalaki, minsan gusto namin yan, di ba? Yung mga iba gusto mag-boxing. Panahonin namin, oh, MMA pa. UFC pa. Di ba? Kumikita yung bakit. Kasi yung ibang tao, pag ginagawa mo laro yung violence, pag feeling nila, kami, malakas kami, mga Pilipino, yo, go, Pacquiao. Wala pa lang, mahina pa lang yung mga, ano eh, mga Amerikano eh, Mexicano eh, di ba? Na i-associate mo yung sarili mo kay Pacquiao kasi Pilipino ka, hindi naman dapat, di ba? Kasi nga, minsan ganun eh. So, pero ang, ayaw natin ng violence, dapat, no? Abnormal ka kung gusto mo yan. Gusto mo pinapatay, gusto mo may sinasaktan, ganun ba yung mga bata? Normal sa mga bata, hindi tama yun. Pwede lang tayo mabuhay ng ano eh. Diba? Pero bakit yung iba violent eh? Bakit? Napala akong tubig na eh. Yung water. Okay? So, minsan di maiwasan yung violence, especially yung gera. Bakit nagkakagera? Ba't may gera? Ang sabi ni James. Ba't? Ano sabi mo? Ba't may gera? From whence cometh wars?
sabi ni James. Ayan, last of your flesh, di ba? Mayroon na siyang bansa. Ay, mas malaki yung bansa nila, sakupin natin. Ay, may mas resources sila, i-save natin yung sa atin, pero kunin natin sa kanila. Ganun yun eh. Ganun lang nagkakaroon ng gera, hindi naman yan. So, kaya ngayon, magiging violent ka dun sa ibang tao, katulad nga ni David na naman, tsaka ni Saul, na insecure dahil lang sa kanta. Sabi niya, feeling niya, aagawin na agad sa kanya yung kingdom. Anong klase yan? Pero sabi dito, so naging violent si ano, di ba, naalala niyo yun? Bira, sisibatin ba naman si David ilang beses? No? Pero sabi dito, niligtas siya ng Diyos doon. May mga ganun tao, di mo maintindihan. Pero kung may pangunawa ka, maintindihan, yeah, di, inggit yan. Or, ganun lang naman yung umiikot eh. Ba't ka kailangan maging violent sa office, ganyan yan. Bakit ganito yung ginawa sa akin yan? Diba? Sa kahit saan man yan. Ba't ako sinigawan? Pwede naman kausapin. No? O bakit, ganyan. Yung mga violenting tao minsan, minsan na ginagamit nila para sa real advantage. Pero pag ang Diyos ang tagapagligtas mo, takot ka ba? O insecure ka ba? Ginan niya na ako kahapon, di ba? Kinigit kami ng armor car eh. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Eh, syempre, armor car yun eh. Ang tama. Pinanalangin ko lang na ano, makatapat siya ng ano, hindi na natin hinabol. Wala naman, pero nakakainis lang kasi nga diretso ka lang eh, tapos gaganyanin ka. May mga taong violent eh, hindi mo alam kung bakit. Meron talagang ano eh, ganong utak. Minsan na ginawa siguro sa kanila yun, gusto magbida, marami yan. Pero walang dahilan na maganda doon. Okay, yun ang gusto ko sabihin. Merong nangyayari sa utak nila, sa puso nila na bakit sila violent eh, may nangyayaring mali sa kanila. And therefore, anong gagawin natin? Dapat ipagpasa Diyos mo yun. Again, hindi ko sinabing ginugulpi na tayo, binabaril na tayo, hindi tayo didepensa. Okay lang dumipensa, pero may mga bagay, may pagkakataon na hindi ka makadepensa, anong gagawin mo? Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Sabi dito, I will call on the Lord who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies. Kung naintindihan niyo sa Tagalog, ako'y tatawag sa Diyos who is worthy to be praised. Ibig sabihin, dapat naman talaga tumawag sa Kanya. Sino ba dito yung pinupuri natin? Pinupuri ba natin yung tamad? Pinupuri ba natin yung di marunong? Pinupuri ba natin yun? Pinupuri ba natin yung iba, ganun ginagawa eh. Ngayon, psychology na ngayon eh. Binabaliktad. Pinupuri ba natin yung mga bakla, ganyan? Siyempre hindi, pero sila, pinupuri nila yun. Pinupuri ba natin yung mga bata pa na buntis na hindi kasal? Pinupuri ba natin yun? Hindi dapat. No, nakakahiya dapat yun sa iba. Sa iba, binubuti ba? Eh, iba, gumagaya. Okay? Kaya sabi dito, ang Panginoon, kahit purihin mo siya ng purihin, okay lang yun. Bakit? Ay, sobra ka na. Sobra ka na sa pagpuri. Hindi ka sa sobra. Kaya sabi kasi dito, pag sinabing worthy, karapat-dapat siya doon. Okay? Ngayon, pag pinuri ko na siya, pag tumawag ako sa kanya, alam niyo yung magiging soul winning tayo, di ba? Sabi sa Romans 10:13, lagi natin binabanggit yan, di pwedeng hindi. Di pwede yan. Kasi, kung ikaw ay walang magagawa para kaligtasan mo, sinong tagapagligtas sa Panginoon, dapat tumawag ka sa kanya. Kasi nasabi dito, I will call upon the name of the Lord, I will call on the Lord, so shall I be saved from my enemies. Isa yun. Magpaka-humble ka sa kanya, Lord, di ko na kaya to. Diba? Mga bata, tinutulungan kayo. Parang hindi ko na kaya, mag-pray ka. Dati Stephen, nagkakaroon ng mga bangungot. Mag-pray mo lang, no? Nawala, diba? Mga panaginip mo dati. Ano-ano kasi pinaparod nyo eh. Yun. Hindi nyo na pinanood yung pinano, nag-pray kayo, wala na. Ang hirap ng lesson, mag-pray mo. Hindi mo nang pwedeng ano, hindi nang pwede kayong, ang hirap po, sige, wag na lang. O kaya bagalan mo. Yung kaya, hindi pwedeng ganun. Ano mangyayari sa'yo? Ihina ka lang masyado. Minsan may mga pressure sa studies, di ba? Ganon din sa buhay, kailangan mo yan. Pero pag hindi mo na kaya, tumawag ka sa Panginoon, sabi dito, so I shall be saved from my enemy. So kalaban ni David talagang physical dati. So tayo ngayon, medyo hindi na physical. Pero minsan mahirap pa rin. Diba? Labanan nga, spiritual. When the waves of death, mahaba ito. When the waves of death compass me, ano yung waves of death?
The floods of ungodly men made me afraid. Alam mo ba kalaban ni David? Again, yung mga kalaban niya, physical to. At tandaan niyo tayo, yung waves saka yung floods, ang napakadalas gamitin yan sa mga armies. Diba? O wave 1. Diba? Wave 2. Kahit sa mga games, gano'n yan, diba? Gano'n yung pag sinabi ng wave, parang alon na mas ito yung ibang tubig, but may darating na alon na malaki. Kasi style yun para pag marami ang dating, minsan nakaka-pressure yun, but natatakot. Musuko na, okay? Eh, minsan, hindi lang isang wave yun, may kasunod pa dyan. Ganun na style sa gera minsan eh. Kasi kung sakaling natalo to, hindi nila itutuloy yung wave na pangalawa. So, ginagawa nila, pag talagang kaya pa natin, wave 1, wave 2, okay? Masabi to, wave of death. Okay. Ano to? Talagang gera. Ang dami ng kalaban ni David. Yung flood, ganun din. Lagi yung tinutukoy madalas sa army. Pag sinabing flood, alam niyo yung flood, di ba? Umaapaw. Naku, ang dami kalaban. Ganun ang labanan dati. Pag talagang matatakot ka, sabi nito, ungodly men made me afraid. Okay, matapang si David, pero pag sobrang dami niya, talagang natakot ka rin eh. So, the sorrows of hell compassed me about, the snares of death prevented me. So, dito na pumapasok minsan yung mga ano niyan, nire-refer niya na yung katotohanan na merong hell. Pwede ka bang palibutan ng impyerno? Okay. The snares of death. Ano yung snare agad? Dala sa atin na-encounter yan. Trap, di ba? Ano yung prevent? Okay, sa Bible, alam kong prevent is isa sa mga meaning yan. Is bukod sa iniiwa. Hinahadlangan ka, isa sa mga ano yan is ano eh, parang nauunahan ka. Okay? Prevented me. Okay, so ibig sabihin nyo, parang natakot ka basically. Ay, mamatay ka na. Diba? Wala kang tiwala sa Diyos, nakukulang kang tiwala sa siya nangyari sa'yo, natakot ka. Eh, gera-gera yan eh. Isang unahan talaga yan, hindi pwedeng takot ka. Pag takot ka, yung pwede mo palang magawa, hindi mo magawa. Okay, nakikinig ba kayo? Ang daan yan. Minsan kailangan mo lumaban. Ba't kaya siya ano, lumalaban? Kasi alam na natin yan, pag di ka lumaban, alam mo, ginawa mo, talo ka agad. Yung iba, ganyan, may mga style ganyan eh. Kahit sa mag-asawa daw, minsan sabi ng iba, kaya ang tip ng iba sabi, pag galit siya, galit ka rin dapat. Alam niyo ba yun? So, yung same style, yung dati kong boss, sabi ka, so, bakit ikaw parang layak ang galit? Hindi, style ko lang yun. Ginagamit din ang style yung paggalit. Para takot agad yung iba tao na angangan, di alam. So, ganun din tayo pag sa gera, pag natakot ka na agad, talo ka agad. So, consider nyo yun. Sabi dito, in my distress, I called upon the Lord. Okay, darating ang panahon yung distress. Ito yung mga panahon ng ha? Pigati. Or parang stress. Or parang sinabing distress ko. Ano yung sabihin nun? Mayday, mayday. Okay? May problemang malala. Okay? Parang ganun. So, in my distress, I called upon the name of the Lord and cried to my God and He did hear my voice out of His temple and my cry did enter into His ears. So again, hindi dapat tayo sa time lang ng distress tumatawag sa Diyos. Pero pag andyan na talaga, magigising ka pag naniniwala ka sa Diyos, sino tatawagin mo? Wala kayo ba tatawagin? Diba? So, yan. Kahit nga daw yung, alala ko tuloy yung boss kong 80s, sabi niya. Sabi ng driver niya, nagkakwento yung driver niya sa amin. Sabi niya, si boss, tumatawag din pala sa Diyos. Alala ko, di naniniwala ito kasi nabalitaan niya yung kapwa niya, kapareho niyang ano eh, 80, hindi, basta kapareho niyang, ang tawag sa kanila, yung mga nagstay na dito, pero hindi taga rito, hindi immigrant eh, tawag doon is expat, yung driver daw nung expat na isa, pinatay niya yung amo niya. Nabalitaan ko, sabi ng boss ko, oh my God.
Ba't gano'n? Alam mo, di ka naniniwala sa Diyos. Ba't mo siya tinatawag? Di ba? Kasi nga, alam natin minsan, wala tayong ibang tatawagin eh. Yes. Kung ibig pinagkatiwala ako, sasaksakin ka pala. Inasweldoan mo pa. Okay? So, nakakatakot minsan. Pero, pag tumatawag ka sa Diyos, sabi ni David, pinakinggan siya. Then the earth shook and trembled, and the foundation of heaven moved and shook because he was Lot. Sabihin nun. So yung Diyos natin, sobrang makapangyarihan niya pag siya'y nagalit, ano? Eh, pati earth, ano? Lumilindol. Ay sabihin nito, napaka-kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sabi dito, there went up a smoke out of his nostrils and fire out of his mouth, devoured. Coals were kindled by it. So, yung mga sa cardos, yung pinapakita, di ba? Umuusok ng ilong. Ano yung sabihin ng umuusok ilong? Galit na, di ba? So, medyo pinapersonify dito yung mga... Yung actually, parang volcano to eh. Pag galit ang Diyos, di ba? Nalala nyo, sa Taal, kailan lang, di ba? Ay, dami tumatawag doon sa Diyos. Biglaan, pati mga showbiz na ano, uy, Diyos, ano. Kasi pag galit ang Diyos, wala kang magagawa. Di ba? No, pagkatapos ng nasa iyo, galit ang Diyos. Baka mayroon na naman. Kailan ba yun? He bowed the heavens also and came down and darkness was under his feet. Okay? Ibig sabihin, pag ang Diyos ay nasa langit siya, at bumaba siya, ano? And he rode upon a cherub and did fly, and he was seen upon the wings of the wind. And he made darkness pavilions round about him, dark waters and thick clouds of the skies. Through the brightness before him were coals of fire kindled. Entindihan niyo ba? So parang imagine dito, no? Pag siya ay bumaba, pag talagang gusto niyang patayin itong mga to, nakatakot siya. Tulad niya sa Taal, parang yung inano dito eh. Thick clouds of the sky. Diba? Kung sumabog yung vulkan, ba't nadadama yung clouds? Eh kasi gano'n siya, diba? Yung lumalabas dyan, medyo, nakita niyo ba yun sa Taal? Yung kumikidlat. Bakit? Kasi naapektuhan yung weather eh. Kasi napakataas nung usok na binato ng vulkan. Okay? So, nakakatakot kalabanan ng Diyos. Amen? Amen. So, ba't ka matakot ngayon pag yung kalaban mo? Kunwari, ginera tayo ng China. Kunwari lang, tapos yung Pilipinas ay naging godly, kunwari. Ay, naku, papatayin tayo ng mga Chinese. Matakot ka ba doon kung godly nation ka? Eh, kung paputokin din ng Diyos yung mga vulkan sa China. Hindi ba? Susugod na sila, biglang ano. Ang daming madalas nangyari sa history. Pag nagbasa daw ng history, may mga nangyari lang kasi mga Kristiyano din. Yung sa war ng Germany sa Russia, sila yung superior. Lagi nababanggit yan na, ano tawag doon? The march to... Basta, nagmamarch na sila, talagang nasakupin na nila. Eh, biglang winter. So, yung Russia, takot na kaso, naligtas sila ng weather. Actually, ganun din kay Napoleon, ganun din. France naman, World War I. Russia din ang gustong, ano, ay ang ganda sa Russia. Sirot silang sakupin eh. Lalo dati. Okay? Kaya yan, ang Diyos ay, pag siya ang nagligtas, ay talaga namang ligtas ka. And the Lord thundered from heaven, and the Most High uttered His voice, and He sent out arrows, and scattered them, lightning, and discomfited them. Eh, paano sinasabi dito? Pag sasakupin mo, malakas yung army mo, eh, bumagyo. Eh, lalo sa panahon nila, eh, patay ka kahit nasaan ka. And the channels of the sea appeared, and the foundation of the world were discovered at the rebuking of the Lord, at the blast of the breath of His nostrils. So again, parang dinidiscount yung mga national disaster na ang Diyos lang ang pwedeng mag-allow. Okay? At pag tayo naman ay tayo yung naging biktima ng galit ng Diyos, nakakatakot.
Okay, he sent from above, he took me, he drew me out of many waters. So ano na naman yan? Nalunod ba si David? Nakita ba natin yan? Ano alin yan? Ano naman yung many water na naman yan? Yan, sinabi niya sa 18, di ba? He delivered me from my strong enemy and from them that hated me. O, mga tao yun. And they were too strong for me. So para ka nalulunod daw sa flood ng army. Pero ang Diyos ay niligtas. Kaya nangyari ba sa kanya yun? Yes. Di ba nangyari sa kanya yun? Di ba yung nabalitaan? Kaso napatay yung mga priest doon, di ba? So tago-tago siya. Nabalitaan doon sila. Pero kung inabutan sila doon, patay sila. Kaso natunugan nila, lipad sila. Di ba? So ang galing ng Panginoon pag siya yung tagapagligtas mo. They prevented me in the day of my calamity. But the Lord was my stay. Ano yung stay? Ano yung stay? Okay, merong ano yan, merong, okay, parang fortress din yan, parang ganun. May tinatawag din na stay yung mga parang refuge na city or yung mga fortification, okay? Meron pang isa rin meaning sa Bible ng stay, sabihin mo, parang storage. Okay? He brought me forth also into a large place, he delivered me because he delighted in me. Okay, may clue dyan, di ba? So, sino daw yung nililigtas niya? Sabi ito, large place. Pwede na naman yung parang refuge. Di ba? Ayaw mo nang masikip. Pag ikaw yung nasa masikip, tapos may kalabang ka pa, eh, paano ka? Di ba? Mas madali ka mag-abi, di ba? Kaya sabi dyan, niligtas niya ako dahil, mga bata, ano, bakit siya niligtas ng Diyos? Ano yung delight? Natuwa siya. Alam niyo ba yung mga naliligtas sa ministry natin? Napansin niyo ba pag mayabang yung taong yan, kahit gusto mong iligtas siya, at that time, alam mo paano. Ito yung plan of salvation, alam mo, nasabihin mo sa kanya, willing ka. Kung mayabang yan, ano? Maliligtas ba yan? Kahapon, ang daming tinanggihan ni Brad eh. Sama ko si Brad kasi, si Majestaki. Parang di naikinig. Ayaw niya ng ganun eh. Oo nga, kahit ako ganun, di ba? Hindi interesado, nag-cellphone. Sinabihan ko na nga, oh, pwede bang huwag mo na cellphone? Kasi importante ito. Eh, yung mga ibang tao, minsan hindi marunong eh. May natutunan din ako kay Brother Matthew. Sabi niya, sa Amerika, ano sila dun eh, honest sila eh. Pag sinabi mo, pwede ba kitang usapin? Pag umuo yun, ihinto niya lahat, papakinggan kanya. Kasi umuo siya eh. Yes. Sa, tapos, pag, pero pag ayaw niya talaga, sabihin niya sa'yo. Interesado ba ayaw ko? Okay. So, walang saya ng oras. Yun ang maganda sa US. Pero madami sa kanila tumatanggi. Pero sa Pilipinas, oo, oh, yan. Pero napipilitan, tapos bandang uli, nag-zone out na. Nag-uusap tayo, tapos yan. So, di ba, o yung mga mayayabang ganun, ganun din. Gusto mo silang maligtas, ang ganda ng introduction mo. Di ba, hindi na pwede na makalimutan yun, kaya nga, kaya ang andyan para sabi mo, share lang kita para maligtas ka, tapos bandang uli. So pag mayabang ka nga, anong mangyayari sa'yo, di ba? Hindi ka, hindi delight ng Diyos. Ayaw ng Diyos, di ba? Ilang beses yan. God resisted the proud, but giveth grace to the humble, di ba? Paulit-ulit yun sa Bible. So pag mayabang ka, hindi ka maliligtas. So ganun din sa atin ngayon. So na, mayroong sinasabi ng Diyos sa'yo, oh, okay, sige, okay, bless kita. Kaso, mag-church ka. Makinig ka. Okay? Pag may mali ka, i-correct mo. Hindi ka nang binibigla eh. Di ba? Mga bata, hindi mo kayo binibigla. Ay, magbago ka na ngayon. Hindi naman eh. Eh, mayabang ka ngayon. So, hindi na delight ang Diyos sa'yo. Hindi na, hindi siya natuwa sa'yo. Dumating yung calamity mo, nasabi mo, iligtas mo ako ngayon. How does that work? Di ba? So, hindi. May mga pagkakataon ako. Pag wala siyang tuwa sa'yo, ano, nagligtas ka niya ba? Pwede, pwedeng hindi. Pero, nasabi dito, nasabi ni David, because he delighted in me, kaya siya niligtas. Kasi alam ni David, yung time na yun, di ba, naalala niyo ngayon, this is Saul. Salit na patayin niya, alam niya, magkakagulo yung Israel. Hindi niya ginawa yun. Pero nung yung Israel, alam mo na, yung ungodly na Israel, naalala niyo, pag binasa niyo yan, pinatay nito, at siya naging hari, at pinatay siya nito, ang gulo. Alam ni David yung kahit nung una pa lang. Kaya hindi niya ginawa yun. At sabi niya, ayokong patayin ang nilagay ng Diyos dyan. Hinintay niya.
Alam niya siya na yung next hari, inanoint na siya ni Samuel. Pero hindi siya nagmadali. Amen? Amen. Oh. Ganun din kayo mga bata, yung ibang loko-lokong anak. Buhay pa yung tatay nila, gusto nang patayin. No? Bagay, mahina rin siguro yung tatay, kaya hindi na-train yung bata. Okay, so huwag kayong ganun. Ikaw ililigtas ng Diyos pag sila ang siya yung natuwa sa atin. The Lord reward me according to my righteousness. Oh, ganda nito eh. Bakit kanya re-rewardan? Diba yung lagi natin pinipish, ang reward ay para sa mga ligtas na pag ikaw ay righteous. Nagpapatuloy sa katawiran, attend, aral, lingkod. Diba? Doon pa rin rewardan ng Diyos. Yayaman ka. Lalo na pag sinabi ito, pag na-persecute, yun ang maganda. Pag pinersecute ka, ginagawa mo yung tama. Naku, parang level up nun sa rewards. Yung iba sa atin na di-discourage siya, tapos gagawin mo rin sa iba. Ano ka ba? Di ba alam mong judgment ng Diyos dyan? Okay? So, ang daming rewards ng Diyos. According to my cleanness of my hands, hath He recompensed me. Yun yung sinasabi nung kay Saul, patayin ko na to, sabi ng mga ano niya. Nagtatago tayo dyan, may pagkakataon na tayo, patayin mo na. Oh. Anong ginawa ni David? Lord, malinis yung aking kamay. At least nung time na to. Later, mayroon din siya mga gagawin masama. For I have kept the ways of the Lord and have not wickedly departed from my God. Yun daw ang sinasabi dito, ha? Tandaan nito, mga bata. Pag ikaw ay, anong depart? Depart. Lumayo. Lumayo. Diba? Part is verb yan, layo. Pag depart, layo. Pag lumayo ka sa Diyos, sabi niyo, wicked ka. Oo nga naman. Hindi, lumayo lang naman ako. Gusto ko lang. Wicked ka, sinasabi dito. Ba't ka lalayo sa matinong Diyos? Sige nga, binigyan ka ng blessing, siya nagbigay sa'yo lahat niya, tapos lalayo ka sa Diyos? Ano ka? At sinabi dito, I have kept the ways of the Lord. So, ibig sabihin dito, pag hindi mo pala pinapanatili yung mga kaparaanan ng Diyos, equivalent nyo sa departing. So, isa yan na sa atin, ang pinaka-classic nyo talaga, yung attendance sa church. Alam mo nang yun ang tama, alam mo na yan tama, andito ka nga, pero yung utak mo wala dito. Wicked yan. No? So, ano pa? And all His judgment were before me, and as for His statutes, I did not depart. But inulit lang niya. So, pag sinabing yung judgment is before me, ibig sabihin, no, binabasa niya. Okay? Nandindihan niyo ba yung before me? Diba, madalas sinasabi sa Bible, He was before me. Ibig sabihin, nasa aking harapan. Okay? So, pag binabasa mo ng binabasa to daw, okay, yung judgment niya, yung Bible, and His statutes, mga batas, hindi siya humihiwalay doon. Siya, binabasa niya ang binabasa. At, siyempre, in-acknowledge, ina-apply. Okay? And was also upright before Him and have kept myself from my iniquity. So, yun, wala namang upright eh. Mayroon pa rin. Ibig sabihin lang kasi nung sa Romans 3:10, book chapter 3, pagdating sa kaligtasan yun, ibig sabihin, wala kang pwedeng pagmalaki sa Diyos. Gumawa ako ng ilang beses. Pero pwede tayong gumawa ng maayos, di ba? Pero pagkaligtasan, laglag-lag. Pero may mga time na pwede natin gawin yan. At dapat natin gawin. Kaya sabi dito, may conscious effort siya, di ba, na humiwalay sa mga kasalanan. So, ganun tayo. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, tapos gagawa ka ng kasalanan, ganun ba yun? Hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Inoffend mo siya, parang hindi ka takot sa Diyos, di ba? Therefore, the Lord that recompense me according to my righteousness, according to my cleanness, in His eyesight. So, pag malinis ka sa Diyos, pag hindi ka gumagawa ng mali, ang linis mo sa Diyos. Ganda nun, di ba? Pag ano yung sabi siya, recompense? Pinabayad or ginagantihan ka. Okay? Pag ikaw ay matino, gagantihan ka ng Diyos. Amen? Mga bata, tindan nyo yan. O sabihin, sayang naman yung ginagawa kong pagsunod. O sayang, gagantihan ka ng Diyos. Kung maayos yung ginagawa mo, sumusunod ka sa magulang mo, pinag-utos na yun, o di parang natutuwa na rin ng Diyos. Matutuwa talaga ang Diyos sa'yo. Kabaligtad, totoo din. Pag hindi ka sumunod sa magulang mo, sinong ino-offend mo? Magulang mo lang. Hindi, sumusunod naman ako sa Diyos eh. Sumusunod ako sa Diyos, pero sa magulang ko hindi. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Nidagay ka ng Diyos dyan eh. So, malinis ka pag gumagawa ka ng katuwiran. With the merciful, thou wilt show thyself merciful, and with the upright man, thou wilt show thyself upright. Ito, paulit-ulit din to, na tandaan nyo ba to? Kahit sa
sa five books. Diba? Pag ikaw ay merciful, merciful din sa'yo. Ibig sabihin kasi gusto niya yun, inaawa ka na sa ibang tao, pinapatawad mo sila. Ba't ka nagpapatawad? Kasi meron ka nagkatuyan, kinoconsider mo sila, nagkakamali. Nagkakamali. So ngayon, magiging ganun din ang Diyos sa'yo. At pag upright, ano yung upright, nakatindig ng tao, ibig sabihin na, matuwid. Thou wilt show thyself upright. No? Eh, di ba, upright naman talaga ang Diyos. Ba't niya show upright? Pero ibig sabihin lang nito, na nakikita niyo ba ibang tao, feeling nila yung Diyos ay hindi upright? Alam niyo ba yun? Ah, sama naman ang Diyos, kaya nga hindi sila iniwala eh. Di ba? Kasi sabi nito, pag upright ka, ang pagtingin mo sa Diyos, upright din. Eh, bakit ang sa palagi nila, ang Diyos ay loko-loko? Eh, kasi loko-loko din sila eh. Hindi nila maintindihan na kaya pala may pinaparusahan ng Diyos dahil upright nga siya. Dahil may justice. Bakit may impyerno? Ayoko na sa Diyos. Hindi nila maintindihan yun. Pero pag ikaw, nagpaka-upright ka rin, yung judgment ng Diyos ngayon, minamahal mo, galing talaga ng Diyos. Tama lang na may maparusahan, di ba? Ganun yun. With the pure, thou will show thyself pure, and with the forward, thou will show thyself unsavory. So, ganun lang. Sinabi lang ng another way. Pag ikaw ay loko-loko, nakikita mo ang Diyos kung paano siya magparusa. Kala mo loko-loko siya, pero actually, ginagawa lang yung tama. Parang magulang na pinalo yung anak. Eh, sama ng magulang. Hindi. Kailangan niyang gawin yung para matuto ka. So, hindi mali yun. Kahit sa palagay mo, mali. And the afflicted people thou will save. But mine eye, but thine eyes are upon the haughty. Ano yung haughty again? Matigas ang ulo. That thou mayest bring them down. Nakita niyo yun? Alam niyo yung ganyan? Na, ano? Pag sinabi ko, Stephen, ano yung sabihin nun? I'm looking at you. Pinagmamasdan kita. Maganda ba yun? Depende kung ano yung ginagawa mo. Kung maganda yung ginagawa mo, yung sabihin nun, maganda pero madalas pag sinabing I'm looking at you, I'm watching you. Eh, sinasabi dito, yung mata ng Diyos nasa matigas ang ulo. Ano yung sabihin nun? That thou mayest bring them down. Kaya ang ganda nung kayo yung mga anak ng demonyo, di ba? Anak ni Aaron, sabi dun. Pinatay ng Diyos eh. Nakuloko kasi. Okay? Nakikita niyo to, bakit dapat tayo magtiwala sa Diyos? Kasi yung mga dapat parusahan, paparusahan niya yan. Huwag kang ano, mainip. For thou art my lamp, O Lord, and the Lord will lighten my darkness. Bakit tayo dapat magtiwala sa Diyos? Hindi ko naintindihan lahat na eh. Yung naiintindihan mo ngayon, okay na yun sa ngayon. Okay? Ang Diyos ang magpapalinaw ng lahat. Okay? And hindi ko maintindihan lahat, maghintay ka. Hindi mo kailangan maintindihan lahat ngayon. Hindi kailangan. Okay? Ang Diyos ang magpapakita sa'yo ng dapat mong maintindihan. Kaya dapat ka magtiwala sa Kanya. Amen? Lalo itong mga bata, dahil kung hindi naintindihan, okay lang yun. Yung naintindihan mo, yun ang gawin mo. Yung mga hindi mo naintindihan, hindi kasi singilin ng Diyos dyan. Ang tatay mo, hindi ka dyan singilin. Pero yung mga naintindihan mo na, sumunod ka na doon. For by thee have I run through a troop. Binabasa natin. May sabi doon? For by thee I have run through a troop. By my God, I have leaped over wall. Ano ito? Tipak lang ba ito? Hindi, ibig sabihin ito. Ibig sabihin ito, di ba? Kaalala nyo kay Jonathan, di ba? Tapang niya eh. Kasi medyo dihalo sila. Gusto niyang ilbus yung ano ng ano. Sinugod niya, dalawa lang sila. Ano nangyari pagkatapos nun? Eh, lumakas yung loob ng mga kasama niya. Sinugod nila yung kalaban. Eh, sinasabi dito. Di ba? Pataas sila nun eh, di ba? Inakyat nila yun. Kasi sila ay nagtitiwala sa Diyos. Ano yung sabihin ng run through at through? Kung meron dyan kalaban, ang dami nila. Tapos, yeah, sugod. Pag matapang ka, nagtitiwala ka sa Diyos. Minsan, yung kalaban mo, ang dami. Ang tapang itong tao to. Bakit? Kasi nagtitiwala ka sa Diyos. At ito yung sabi nyo sa 31, as for God, His way is perfect. Ano yung sabi nyo, as for God? Ang tagbang pinag-uusapan natin na yan, Diyos. Okay? His way is perfect. The word of the Lord is tried.
Ano sabi ng tried? Subok. Subok. Ayan. Sinubukan na talagang subok sa Tagalog. Sabihin nyo to, nasubukan na yan. Maganda yan. Parang sinasabi nyo kanina sa tiwala, di ba? Ah, kilala ko itong Lazada pag nagproducto to. Okay to, hindi nyo ito. Ibabalik ko na naman. Hindi ganun. Okay? He is a buckler. Ano yung buckler ngayon? Kanina shield. Yung buckler, parang maliit na shield daw yan. Ganun din yan. Buckler, shield. To all them that trust in Him. So ngayon, pagtakot ka, magtiwala ka sa Diyos. Pagtakot ka, saan ka ba takot? Si Jamie, anong nakatakot mo sa buhay? Wala, di ba? Pero pag nagtitiwala ka sa Diyos, marami ka naman tito. Di ba? Di ba? Si Daddy, anong nakatakot mo di? Hindi, yung iba. Wala. Spiritual to si Dani. Si Nanay, anong nakatakotan mo? Nakinig mo ba yung Jamie? Ay, hindi. Ano ikaw, anong nakatakotan mo? Sa buhay. Nahiya. Secret. Okay lang yan. Meron kayo nakatakotan, di ba? Mawala yung nasahan mo, mawala yung ano, trabaho, mawala ng kalusugan, di ba? Di ba? Kaya puro pa-check up, pa-check up. Pa-open na. Uy, para ano, malusog ako. Yung pala doon siya nagkasakit. O, di kakaisip. Pwede yung pa kasi nagpapa-ano, nagpa-preventive maintenance, katawan. Nag-take ng, ano man, ng bobus ng health, doon nagkasakit. Kasi wala kang tiwala sa Diyos. Hindi mo alam na ikikip ka ng Diyos pag naglilingkod ka sa Kanya. Kapon, pagod na naman kami. Sabi ko, matanda na ata. Sandali lang yun. Dati, whole day, naglalaro kami. Dati, lalo na nung nag-C80 kami. E, pambira, umaga pala, nag-jogging na kami. Mamaya, mag-dreads pa. Tapos, isigaw pa. Tapos, tatakbuhan pa. Pipila lang kami. Tatakbo pa kami. Kaya ko nga yun dati. But, pag ang Diyos na nagbigay sa'yo ng lakas, kaya mo yun. Okay? Kaya sabi dito sa huli na lang, for God, for who is our God? Save the Lord. Ano yung save the Lord? Ano, F7. Okay, alam na na. Ganun niya sa Bible, ha? Sa King James. Sino ba ang Diyos except the Lord? Ang Diyos lang ang Panginoon. At sino ang rock? Kanina sabi din, malaking bato. Sino ba yung maasahan natin? Ang Diyos lang. Diba? Kaya ang ganda nitong chapter nito pang sinasabi niya sa atin na kung ako nga, dami kong kalaban si David. Ngayon, buhay pa ako, bandang uli, ako pa yung tinaas. Tayo pa kaya na konti natin yung church, pati mga kapwa natin Baptist, galit sa atin. Hindi naman lahat. Diba? Doon ka ba, ano, matatakot ka ba? Ano mangyayari sa atin? Baka sabihin nila, ganyan tayo. Hindi tayo, ano, mangyayari sa work, pag sinabi, Baptist ka pala, ito pala sineshare mo sa, ano. Kaya matakot, amen? Amen. Pag sila'y nag-offend sa'yo, maniwala kayo nga, maganda sa Bible, pag talagang sila'y nag-cause ng iyong sinadya nila na ano ka, i-persecute ka, ang dami mong reward sa langit, yun na lang isipin mo. Pangako ng Diyos, hindi ka talo pag lilingkod sa Diyos. Hindi ka talo. God is my strength and my power. He make it my way perfect. Again, ano yung perfect? Complete or finished or matured. Okay? Yun lang minsan, actually, yung mga pagsubok mo, hindi ka naman para patayin ng Diyos eh. Para lang tumibay ka. Para lalo ka pa lumakas. Kaya sa atin, yung mga mas nagtitiwala sa Diyos, ayun yung mga in the past, nagtiwala na at binigyan ng Diyos ng deliverance. No? Mga naligtas, pinakita ng Diyos, di naman pala ako papatayin eh. Sinubukan akong patay, nakaligtas naman ako eh. Nasugatan lang ako, gumaling naman ako eh. Di ba? Nawalan ako ng kaibigan eh. Pinalitan ng Diyos na mas maayos na kaibigan. Ayaw mo ba noon? Gusto mo manatili sa mga kaibigan, ano? Hindi naman karapat dapat pala sa pagkakaibigan mo kasi mga compromiser, di ba? Yung mga natatakot. Kaya ka mag-compromise dahil yung kaibigan mo magalit sa'yo. Ano ka ba? Papalitan ng Diyos yan, mas maayos pa. So, kung tiwala tayo sa Diyos, yun lang ang message ngayon. Pwede na pala yun, no? Yun na yun. Kasi gagawin ko pa sana ng outline, hindi ako matapos eh.
Pero yung mismong outline lang ng mismong verses, yun na eh. Nagtiwala ka pa sa Diyos, mga bata? May inaaral nyo pa lang yan. Pero sinasabi ko sa'yo, magtiwala kayo sa Diyos. Hindi nyo pa na-experience lahat para patunayang matawid ng Diyos at matapat siya. Kaso sinasabi niya sa Bible, yung mga matinong Kristiyano, nangyari sa buhay nila, ba't ka hindi magtiwala sa Diyos? Sino ba ang Diyos? Wala, may ibang Diyos ba? Wala. Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Let's pray ba na maraming salamat sa inyong kabutihan, inyong katapatan, inyong kapangyarihan, at ang inyong mga ginawa na para kami magtiwala sa inyo, Panginoon, sa Bible, sa buhay ng mga lingkod nyo, and sa even sa mga magulang, Panginoon, sa aming bansa, Lord, sa nakita namin, sa aming buhay, ng sino nagtatapat, kayo po'y in-honor nila, therefore, kayo po'y dinideliver nyo sila, kahit parang may pangamba, pangamba yan, ang baaring kami mapahamak, nakita na yung Panginoon ang inyong pag-deliver, ang inyong pagliligtas, inyong pag-protection din po ay sapat. So we pray na matutunan ang church na ito, Lord, na magtiwala kami lagi sa inyo, Panginoon. At kayo po inyong madelight din kayo sa amin, matuwa kayo sa amin, tulad ng kami pinatutuwa pag ang aming anak ay nagtitiwala sa amin. So we pray na kayo magtiwala sa inyo, matuwa kayo sa amin, at mag-close ang fellowship between you and us, Lord. Ang kami niyong pagpapalain, matutupad din ang inyong plano sa amin. Dahil sa kami nagtitiwala sa inyo, kayo po'y malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.